Good morning, everyone. So, ngayon, tuturuan ko kayo mag-drop ng pattern ng jogging pants para sa babae. So, let's start. First, mag-draw kayo ng foundation line. So, wala dito sa taas ng pattern paper. Pababa. Magsukat kayo ng at least 2.5 inches. Ito yung magiging basihan ninyo para magawa ninyo pattern. Horizontal and vertical. Then, mula dito sa gilid, magsukat kayo ng 3 inches. Then mark the corner A as your starting point. From A, para makuha niyo yung point B, ito yung crotch. So, kailangan yung tanggalin o ibawas yung width ng waistband. So, ang waistband width natin is 1.5 inches. So, the crotch measurement is 11. So, 11 inches minus 1.5. So, ang matitira niya is 9.5 inches. So, ganun din sa length. Kung ang length ninyo is 43 inches, so, ito yung crotch, point B. Then, yung length, point C, ima-minus din yung 1.5 inches. Example, 41 inches or 43 inches minus 1.5. So, bali matitira is 41.5 inches. Ito ngayon na magiging point C. Square out nyo yung point C papuntang kanan. So, ito yung ating waistline, crotch line, and ating bottom line. Para makuha yung point B, magsisimula kayo sa point B, gumamit kayo ng hip measurement. So, hip measurement is 35 inches. Hahatiin niyo siya sa apat. So, that is 8.75. 8.75 plus 3 inches para sa ilalagay nating garter. So, 3 inches yung allowance para sa garter. So, ito ngayon ang magiging point D. Para makuha yung point E, pagmula sa point B, magsusukat kayo ng 2 inches. Ito ngayon ang E. Yung point D, ipoproject niya pataas. Magdodraw kayo ng straight line pataas para malocate ang point F. So, kung ano ang sukat ng B to D, iaakyat nyo lang dito sa A to F para makuha nyo yung exact measurement. So, this is point F. Mula sa F, papuntang kaliwa, susukat ka ng 3/4 inch.
para makuha yung point G. Iko-connect mo yung point G sa point D. Para sa pag-shape ng crotch mula sa point D, aakyat ka ng 3 inches. Sa line G and D, so ito ngayon ang magiging point H. Then, pwede na natin i-shape yung front crotch from point H papuntang point E. So, gagamit kayo ng French verb. So, yung point G and A, yun na yung ating magiging waistline since the garter yung gagawin nating jogging pants. Then, kuhanin natin yung center ng point B and D. So, B and D. So, ipold nyo lang yung inyong tape measure sa dalawa para makuha yung center. Ito ngayon yung ating point I. Next, i-project nyo yung point I pababa. Ito yung tinatawag na crease line o yung tupi sa gitna ng jogging pants. So, ang intersection ng C and I is point J. Ito yung sa may hemline. Next, susukatin natin ang bottom width from point J, left and right. So, ang bottom width natin is 13 inches divided by 4. So, 3 1/4. So, mula sa point J, papuntang kaliwa, sukat ka ng 3 1/4 to get point K. And then sa kaliwa, ay sa kanan, ganun din, 3 1/4 para makuha yung point L. So, i-connect natin yung point K papuntang point B. So, gagamit tayo ng meter stick. So, ganun din dito, kukonect yung L papuntang E. L to so, buo na yung ating front part. Ganyan lang kasimple ang paggawa ng pattern ng jogging pants. Para ma-drap yung back part ng ating jogging pants, gagamitin natin yung ating front part. So, instead na letters, numbers ang gagamitin nating points. At saka gagamit tayo ng ibang kulay ng marking pen. So, magsimula tayo sa point G. Magmula sa point G, papuntang kaliwa, susukat kayo ng 1 1/2 inches. Para makuha yung point 1.
I-coconnect nyo yung point 1 sa D. Pataas. Mula sa point 1, para makuha yung point 2, magtataas kayo ng 1.5 inches para sa point 2. Then, point 3. Pareho ng sukat ng G to A. Since ito yung ating front waistline, so pareho lang siya ng back waistline. Ito ngayon na magiging point 3. Kukonek yung point 2 papuntang point 3. So, mas mataas yung waist ng back kesa sa front. And then, from point B, papuntang kaliwa, sukat kayo ng 3/4 inch. Ito ngayon yung ating magiging point 4. Then, i-coconnect natin yan using hip curve. Then, to get point 5, dito tayo sa bottom width from point K, sukat tayo ng 3/4. So, this is point 5. So, i-coconnect natin ang point 5 papuntang point 4. Next, to get point 6, from point L, sukat din tayo ng 3/4 inch. So, ito yung point 6. Then, from point E, papuntang kanan, move 1 inch para makuha yung point 7. Then, from point B, pataas, sukat tayo ng 3 inches para makuha yung point 8. So, isi-shape na natin yung back crotch using French curve. Then, i-coconnect natin yung point 7 to point 6. Meter stick. You say meter stick. So, ito na ngayon yung ating back part ng ating jogging pants. So, kailangan natin i-transfer yung ating front part on another sheet of pattern paper. Dito. So, lalagyan lang natin siya ng carbon.
ito na ngayon yung ating plan part.